Patuloy ang magandang laro ni Jordan Clarkson sa Utah Jazz sa laban nila kontra Miami Heat. Umiskor itong kababayan natin ng 21 points. May kasama pa yung 4 rebounds at 3 mga assists. Natapos ang first half ng mayroong 11 points si Clarkson at minus 4 na plus minus. Pero pagdating ng second half, dikit ang laban, pumasok si Jordan Clarkson at doon nga unti-unti nang lumayo ang Utah Jazz sa Miami Heat. Diyan kasi gumawa si JC ng 3 three-pointers at yung huling 3 niya nun ang nagbigay sa Jazz ng 11-point lead. Pagkatapos nun, binalik na sa bench si JC at tinapos na at hindi na pinahabol pa ng mga teammates niya itong Miami Heat. Heto ang mga leading scorers sa game na yan. Para sa Jazz, Mitchell 26 points, Bogdanovic 22 points at Clarkson with 21 points. Habang sa Heat naman, Butler 25 points, Robinson 18 points at Jay Crowder with 15 points. Talagang napupunan ni Jordan Clarkson ang trabaho niya dito sa Jazz, hindi ba? At kontentong-kontento na rin siya sa role niya bilang suporta galing sa bench. Noong nakaraan lang sa laban nila kontra Rockets ay umiskor ng 30 punto si JC at nang ibabalik sana siya agad sa court nung fourth quarter, sinabi niya sa kanilang head coach na let them rock. Ayos naman nilalaro nila, umiiskor, dumedepensa kaya't hayaan daw muna yung mga teammates niya. At saka nagawa niya na rin daw yung kanyang role that game. Tunay niyang kontento na itong si Jordan Clarkson sa role niya, hindi ba? At tiwala siya sa mga kakampi niya. Hindi naman sa pag-aano, pero kung ibang player yung umiscore ng 30 puntos in just 29 minutes, eh gugustuhin agad bumalik nun sa court, hindi ba? Para makapagpasiklab pa. Pero hindi, iba si JC. Hindi siya pa star or kung ano man, di ba? Sa ganda ng nilalaro ng Jazz, pati yung ganda ng future ng team na ito, hindi malabo na dito pa rin pumirma si Jordan Clarkson pagdating ng free agency. Sa ngayon, nasa 4-game winning streak na itong Jazz. 36 wins, 18 losses ang record at ika-4 sa Western Conference standings. Last year, natapos ang regular season na ika-5 ang Jazz sa standings. Kaya abangan natin kung mas mataas pa ba ang position nila this time. At syempre, kung mas malayo ba ang mararating nila pagdating ng 2020 PBA playoffs. Yun mga pare ko, good luck Jordan Clarkson at sa team niya na Utah Jazz. Komento na rin sa ibaba ang opinion mo. Please like and subscribe pare ko. This is W Gameplay. Bye-bye.